Publisher, may beloved co-preacher, Dr. Ito Angeles, at ang pong beloved ordinary preacher. Tayo po, mga mamahal, ay misyanang po pong dumalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa panalangin po namin po minamahal. At ginagal na pasto, kami po nagsusumamo, dumudulog sa iyong banal at unong ng biyay sa kanilitan, mahal na Panginoon. Sama kami na sumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bote sa amin at sa bahaging ito, Diyos, ng pakinig ng banal salita. Buksan mo, Diyos, mga puso't pangunawa at samahan mo po ako, Diyos, ng dakilang pag-ibig, ng dakilang kapangyarihan mo, mahal na Panginoon, sapagat saga ng akin, wala pa akong magagawa. Tayong siya lamang umaasa, o Diyos, at amin sinasawa yung mga demonyong pag-alinlangan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless po mga mahal. Kayo po yung makakabalik na po sa inyong mga upuan. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagupuri, pagkapasalamat, kaluwalhatian at ang kadakilaan ay natatang sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At nagpapabot din po ako dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagal na pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida. At patuloy po natin ang pag-alaala sa toot-aaral ng ating pong binabalas sa pastor Lina, Lina Almeida. Hindi po natin makakalimutan. Amen. At ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Duhal Almeida family, mga sa lahat, mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Ating po mga minamahal, pag-aaralan sa hapong ito, ano ba ang buhay? What is life? Ayon po sa diksyonaryo, mga minamahal, life is the union of body and soul, ang pagkasama ng kaluluwa at ng katawan. Yan po ang kahulugan sa diksyonaryo. Kaya nga, mga minamahal, dito po kinakailangan malaman po natin ano ba ang buhay. Mayroon isang tao, mga minamahal, nagtanong sa isang taong matalino, isang scientist, na si Albert Einstein. Pumunta siya doon, tinanong niya kung ano ang kahulugan ng buhay. Ang sagot, mga minamahal ni Einstein, na hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang kahulugan ng buhay. Ang Biblia, mga minamahal, ating pong malalaman kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. Sapagat maraming mga tao nagtatanong, bakit ako isinilang, bakit ako nilikha ng Diyos, ano ang kabuluhan ng buhay? Ang totoo, mga minamahal, napakahirap sagutin ang katanungang ito. Subalit ang buhay, mga minamahal, ito po ay pautang ng Diyos. Ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa maikling panahon. Kaya nga, sabi ni Job, mga minamahal, na nung mamatay ang kanyang sampung anak, nang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang nag-aalis. Ang ibig sabihin pala ng buhay, mga minamahal, ito po ay hindi na hawakang kaloob ng ating pong dakilang Diyos. Ito po ay hindi nakikita at hindi nahihipo. Kumbaga, mga minamahal, ang buhay ay wala pong kasiguraduhan. Ngayon ay na ito, bukas ay wala na. Kaya nga, marami tayong nakikita dyan. Ngayon kasama natin, bukas makikita po natin, wala ng buhay. Ngayon malusog, bukas wala ng buhay. So ganun lamang kaikli, mga minamahal, ang buhay ng tao. Parang katulad ng isang singaw. Kapag ikaw ay halimbawa nagsaing ng bigas, at pag binuksan mo ang sinaing mo, mayroong singaw o usok na lalabas. Ganun lang daw, mga minamahal, kaikli ang buhay ng tao. Katulad ng singaw, nakikita mo, maya-maya, wala na. Buksan po natin, mga minamahal, dito po sa Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 14. Dito po sa Santiago, 4, talata ay 14, ganito po ang pagkasulat. Kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. At kung ano ang iyong buhay, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen.
Amen. God bless po mga kapatid sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So ganito daw pala mga naman ang buhay ng isang tao. Nasabi dito, kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So ganun lang kaikli pala ang buhay ng tao. Kaya nga mga naman makami tayong nakikita dyan. Ang lakas-lakas ng katawan, kinabukasan man lamang po natin, ito po ay binawian na ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay ng tao ay hindi po niya hawak. Amen. Kaya nga habang tayo ay may lakas, kinakailangan pa lamang ang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin po ng ating pong dakilang Diyos ay gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Humayon pong tatlong uri ng buhay. Unang-una, ito po ang physical na buhay. Ito po ang mga taglay natin, kalakasan, yung kalusugan natin sa mga sandaling ito. Ito po ang tinatawag na physical na buhay. Ito po ang Diyos po ang may likha nito. Kung mababasa po natin mga mahal ito po sa Genesis Kapitulo 2, talatang 7, ang Diyos po ang lumalang sa tao sa pamamagitan ng alabok. Basahin po natin Genesis Kapitulo 2, talatang 7. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talatay 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hinihingahan ang kanyang mga butas ng ilong nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Amen. So ang tao pala, mga manamahal, ay nilalang ng ating pong dakilang Diyos mula sa alabok. At hiningahan daw ito ng hininga ng buhay. At ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Ang ibig sabihin, mga manamahal, ang tao, ito po ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng hininga ng buhay na ipinagkaloob sa kanila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga manamahal, ang tao, marami nagsasabi dyan, parabagang, ito ang ating buhay pagkatapos natin mamatay ay wala na. Ganun lang ang pagkaalam nila sa buhay. Ngunit sabi dito, mga manamahal, ang tao daw ay may tinatawag na kaluluwang may buhay. Kumbaga, mga manamahal, ang tao, kapag ito po ay namatay, yung kanyang katawang lupa na ito ay babalik sa alikabok, sa alabok. At yung hininga ng buhay, ito po ay babalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat pinahiram lamang ito ng ating pong dakilang Diyos. At sabi dito, ang tao ay may kaluluwang may buhay. Ito po ang magbibigay sulit sa ginawa nating mabuti at masama dito sa lupa habang tayo po'y nabubuhay. Kaya nga, mga manamahal, ang tao, kapag namatay, kapag umalis na ang tinatawag na kaluluwa at yung espiritu natin, yung espiritu ng Diyos na ito po ay yung hininga ng buhay, ito po ay babalik na sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong gawin mo dyan sa katawan na, kapag wala na yung hininga ng buhay, yung kaluluwa, kahit tagtain mo yan, hindi na po yan masasaktan. Amen. Kaya nga, napakahalaga, mga minamahal, na ating pong paghandaan na habang tayo po ay kasalukuyan nabubuhay pa, kinakailangan ating pong paghandaan ang bagay na ito. Amen. Sapagkat dating ang panahon na ang kaluluwa natin, ito po ay haharap sa hukuman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po, ang mga mahal, ang unang uri ng buhay, ang physical na buhay, na ito pong taglay po natin sa mga sandaling ito, yung kalakasan natin na nakikita po natin, itong ating pong katawan, ito po ang tinatawag na physical na buhay. Mayroon pong pangalawa, ang tinatawag na spiritual na buhay. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Epeso, Kapitulo 2, talatang 1. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 1. At kayo'y binuhay niya
nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Amen. Amen. Ano pang sabi dito? At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo noon na hindi pa nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, bagamat tayo po ay buhay, ngunit patay tayo sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito, yung ating buhay makasalanan noon, na tayo'y patay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan, ang Diyos ay nagkatawang tao bumaba dito sa lupa upang tayo po ay tubusin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon mula sa ating pagkakasala. Kaya nga ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po'y nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang banal na dugo. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y tinubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na dati tayo po'y patay sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, ngunit mula ng ating pong tanggapin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa aling tagapagligtas, yung ating patay na pamumuhay noon, mga minamahal. Mula na tayo po'y mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung dating buhay natin, tayo po'y namatay na. Ang ating buhay ngayon na tinataglay, mga minamahal, ito po ang tinatawag na spiritual na buhay, yung bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. At tayo ngayon, mga minamahal, nabubuhay sa tinatawag na spiritual na buhay. Na dito, mga minamahal, ang ating mga panalangin ay tinutugon ng ating pong dakilang Diyos na dati walang katugunan ng ating mga panalangin. Dahil tayo po ay patay sa paningin ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit ngayon, mga buhay tayo sa panibagong buhay na pinagkaloob sa atin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mula nang tayo'y mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, napatawad ang ating mga kasalanan. At ngayon, mga mahal, tayo ngayon lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlong uri ng buhay, ito po ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito po ang katangian ng ating pong dakilang Diyos. Wala pong kamatayan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kapag tayo naglingkod, nagpatuloy sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, mga minamahal, itong buhay na ito na ating pong tinataglay, kinakailangan ating pala itong paghandaan. Sapagkat wala pong makapagsinumang tao makapagsasabi na hawak na ang kanyang buhay. Maraming mga tao dyan na naghahanap ng magandang buhay. Pumupunta ng ibang bansa, nagkatrabaho, ngunit sa kasamaang palad, pag-uwi, mga nasa loob na ng kahon. Maraming mga tao, mga sikat, mga kilala sa lipunan, ngunit malalaman po natin, mga minamahal, hindi walang nagagawa ang kanilang katanyagan, ang kanilang kasikatan, kapag kinuha na sa kanila ang tinatawag na buhay na pahiram ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay ng tao daw, mga minamahal, ito daw po ay katulad ng isang damo. Na ang damo, mga minamahal, ito po ay mayroong dahon. Marahil malusog ang kanyang dahon, namumulaklak. Ngunit dating ang panahon, ito po ay matutuyo. Ganun lang, mga minamahal, inahalintulad ang buhay ng tao. Basahin po natin sa 1 Pedro Kapitulo 1, ang talata po 24. Dito po sa 1 Pedro 1, talata 24, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. At ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Amen. Amen. Ganun daw pala mga naman ang buhay ng tao. Parang katulad lang ng damo. Nasabi dito, ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ibig sabihin, marahil mga tao talagang tanyag sa sanlibutan ito, sa lipunan ito. Parang katulad ng damo na siya po ay namumulaklak.
Ngunit anong pagsabi dito, ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Dating ang panahon, kahit gano'ng kakalakas ngayon, kilala ka sa lipunan, dating ang panahon, naaalisin sa iyo ang buhay na payam ng ating pungdakilang Diyos. Katulad ka daw ng damo na matutuyo at malalanta. Amen. Kaya kinakailangan pala ng tao paghandaan ang kanyang buhay. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi po sa kasaganaan ng kanyang tinatangkili. Basahin po natin ang talinhagang ito. Dito po sa Lucas Kapitulo 12, ang talata po 15 hanggang 20. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 12, ang talata 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, "Mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, "Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana." At iniisip niya sa sarili na sinasabi, "Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga?" At sinabi niya, "Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka.' Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, 'Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya?'" Amen. Amen. Sabi dito, mga sa talinhagang ito, mayroon siyang mayaman na sa sobrang dami ng anin ng kanyang mga, marahil mga pananim, wala na siya mapag-imbakan ng kanyang inani. Nagpagawa siya ng panibagong lalagyan, mga minamahal. Ang sabi niya sa kanyang kaluluwa, anong pong sabi dito? "At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka." Yun po ang sinabi sa kanyang sarili, yung kaluluwa niya. Marahil, magpahinga na siya. Magpasarap na lang sa buhay. Ngunit ano pang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? "Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya?" Ibig sabihin, mga mahal, ang tao ay wala pong madadala. Ano man ang kanyang kayamanan sa daigdig na ito, kapag ang tao ay kinuha na ng ating pong dakilang Diyos ang pahiram na buhay sa kanya, wala po siyang madadala ng anumang bagay. Amen. Kaya nga sabi dito, mapapasa kanino kaya yung kanyang inihanda? Ibig sabihin, napakahalaga pa lamang manumahal ang paghahanda na itong buhay na ito na pinahiram ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito ay gamitin natin upang tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos, na habang tayo po'y naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong gamitin ito na maging kapakipakinabang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kung paano tayo po ay kinahabagan ng ating pong dakilang Diyos. Nung wala pa tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mayroong taong ginamit ang ating pong pinakamamahal na pong nagbahagi ng salita ng Diyos sa bawat sa atin. Gandin pong ating gawin, mga minamahal, atin daw pong ipamahagi doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating pong dakilang Diyos yung mga patotoo na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Atin daw pong ipamahagi ito sapagkat ito po ay tinanggap natin na walang bayad. Ipamahagi din natin walang bayad upang ang mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pong dakilang Diyos, sila man po, mga minamahal, ay makakilala sa ating pong dakilang Diyos at masumpungan nila, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, habang tayo po ay mayroong buhay, gamitin po natin ito na tayo po ay mapakinabangan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya katulad ng isang mayaman, nang akala niya, mga minamahal, yung kanyang buhay, sagana na siya. Marahil inaakala niya
na hahaba pa ang kanyang buhay. Ngunit sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kukunin sa gabing ito ang iyong kaluluwa. So kapag kinuha na ng ating pong dakilang Diyos ang kanyang kaluluwa, mawawala na siya ng buhay. Ang buhay, mga minamahal, napakahalaga. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, kinakailangan ipaglingkod natin dito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mayroon lamang dalawang pupuntahan ng tao, langit at impyerno lamang. Kapag ang tao naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, sinusunod ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sinuko ang kanyang buhay sa ating pong dakilang Diyos, ang kanyang pupuntahan, walang iba kundi ang langit na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At doon sa mga taong ayaw maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, ayaw bigyan ng mga minamahal ng panahon ang panawagan ng ating pong dakilang Diyos, sabi, ang kanyang pupuntahan walang iba kundi ang kapamahakan. Ang impyerno na naghihintay doon sa mga taong ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga manong, ang tanong, paano natin mahanap ang buhay na ito na ipinangako ng ating pong dakilang Diyos na tayo po ay dadalhin doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Yan po, mga manong, mababasa po natin dito po sa Juan Kapitulo 14, ang talata po ay 6. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 14, ang versikulo po ay 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Amen. Amen. So ang daan pa lamang, mga mahal, ang katotohanan at ang buhay ay matatagpuan lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang kinakailangan mo lang, sabi sa Biblia, kinakailangan tanggapin mo ang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na yung sariling tagapagligtas. Sabi sa Juan, Kapitulo 1, Talata 12, datapot ang lahat na nagsitanggap sa kanyang pangalan ay binigyan sila ng karapatan maging anak ng Diyos sa mga katuwid baga yaong sumasampalataya sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal, masusumpungan natin ang buhay. Ito po ay masusumpungan natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin huling talata dito po sa Juan Kapitulo 1, 4 at Juan 3:15. Dito po sa Juan 1, talata 4 at 3:15, ganito po ang pagkasulat. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Juan 3:15, upang ang sinuman sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, matatagpuan pala natin ang buhay na pinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Sabi dito, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang sinumang tao na nagnanais ng buhay na walang hanggan, kinakailang sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang matagpuan mo ang tunay na buhay, ang buhay na ipinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan sa Kanyang mga anak, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po itong mayo, mga minamahal, ating pong pasalamatan ng ating buhay na Diyos, ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay nakasumpong ng tunay na buhay, na lamang po natin ang kahulugan ng buhay na ito na ipinagkalob sa atin po ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan pala natin itong pahalagahan, ating pong paghandaan, sapagkat ang tao ay mayroon pong patutunguhan. Amen. Kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Habang tayo umaawit, patuloy po natin bulay-bulayin lahat ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh,
Bagay dito sa daigdig ay pawang pansamantala lamang. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ay dumadaan lamang dito sa mundong ito, mga minamahal. Napakahalaga na ating paghandaan yung tunay na buhay sa piling ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan para sa ating mga baguhan na narito, maging sa ating live webcast viewers. Sabi ng banal na kasulatan, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig, lahat ng kayamanan, subalit ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay mapahamak, maitapon doon sa nagningas na apoy ng impyerno. Baliwala ang lahat ng bagay natin makamtan dito sa daigdig na ating ginagalawan. Maminamahal, may apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay. Unang-una po yung tinatawag na pananampalataya. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap. Dapat niyo pong maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At dapat itong sampalatayanan at ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung maka-Diyos na pagsisisi. Ano ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pagkasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating pagsisihan, wag na po nating babalikan at tuluyan nating talikuran. Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. At ang ikatatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng mga gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo ang layunin para mapatawad ang lahat ng kanyang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Kanina habang umaawit,
Nagpupuri sa ating dakilang Diyos ang ilan po ay nanginginig at lumuluha. Yung po ay hindi luha ng kalungkutan o paghihirap. Yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahalapin. Sabi ng Biblia, kapag dumating sa atin ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, tatanggapin natin ang kapangyarihan, kapangyarihan magpagaling ng karamdaman, magbago ang ating buhay, at kapangyarihan magpalayas ng masamang Espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, hiniling ko po na itaas niyo po ang inyong dalawang kamay at iyuko ang inyong ulo, tanda po ng pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos, maging sa ating live webcast viewer sa mga sandaling ito, kahit saan da ko naroon, banggitin niyo pong panalangin na aking pong sasabihin. Ulitin niyo po ang pagbanggit, ang panalangin aking mabanggitin, mga minamahal, sabihin niyo po, Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba po yung dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpupala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Sa araw pong ito, dakilang Diyos, hallelujah, aming minamahal na baguhan bisita. Minsan ang pagpalain mo siya, dakilang Diyos. Kapagan mo siya, mahalapin maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Iligtas mo siya, dakilang Diyos, pagulubo po sila ng pagkakataon na sila makapaglingkod sa iyo, mahalapin ang hanggang sa iyo maligayang pagbabalik, dakilang Diyos. Ang lahat ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan, Jesus. In the mighty Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating inyo pong naisagawa. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, ang kulang po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong at pagkatapos po ng banalagawain, magbabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Huwag po kayo mag-alala sa inyo pong kasuotan na mabasa sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe para ang inyong kasuotan hindi po mabasa sa inyo pong pag-uwi, mga minamahal, tuyo inyong damit. Purihin ang ating dakilang Diyos at makabalik na po ang ating mahal kapatid sa kanya pong ginaupuan. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan at ang buong pagkataon ay akin na pong ibinibalik sa ating blood preacher, Benedict Purlahi. God bless you. Beloved Odell, tayo po mga mahal na ako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos sapagkat ang ating pong dakilang Diyos siya po ay tumutugon ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Kaya tayo po'y dumalangin, mga mahal. Mapagpahal naman Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po ng aming po minamahal at ginagal ng Pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida, ang bautis sa amin mga mahal na Panginoon, misa na pagkapi o Diyos, nagsusumamo. Humingi kami o Diyos ng kahabagan sa mga kamalasumpungan sa lahat ng amin nagawang mga pagkakasala, pagkukulang sa iyong banal na hapan, mahal na Panginoon, patawain po ang bautis sa amin. At sa bahaging ito, mahal na Panginoon, hallelujah, nakikita mo Diyos ang pangangailangan ninyong mga anak, mahal na Panginoon, tugon mo po Diyos ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa iyo. Pagaling mo ang may mga tinataglay pang mga kalamdaman, may mga problema, ay lutasin mo po, mahal na Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay
ng aming po minamahal, tinagalang pastor, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Duhal Vida family, patulmos lang pagpalain, pag-ingatan mahal ng Panginoon, at sa lahat ng mga kapagmagagawa, sa lahat ng aming mga minamahal, mga kapatiran, mahal ng Panginoon, patulmong panghawakan ang bawat sa amin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito pong samot dalangin namin sa mga pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi na nandoon, yung karamdaman. Isipin po natin na ang kamay ng ating po minamahal, na mahal ng pastor ang nagpatong sa ating mga kamay. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, palayasin po natin lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagal na pastor, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyze. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, gumaling sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, be healed in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-puso pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na atin na pong panghawakan na ang katugunan sa lahat ng ating pong mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po sumigaw ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po.